Hindi ko lang po kasi may suggestion po doon pa mo. Thank you very much. It's clear the area now. Thank you. Pagsasayos din sa parte ng mga kawaninan ng pamahalaan naman. Yung mga may nag-aabuso. Ibig sabihin, yung sinasabi ko sa inyo na there must be certainty in Manila. Ang pagtingin ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila sa lahat ay pantay-pantay. Isang driver ng jeep, umiisa sa kalye. Ano natin? Pinakuha natin siya ng tubig, puhusan niya at nalisin niya yung iniya niya, tapos tinikitan siya in violation of it. So, ibig sabihin, it's a process. Proseso. Mahaba, painstaking. But one thing na hindi naman namin pinupuan ng bago, tuloy, 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 tuloy ito. We will not stop. At natutuwa ako sa mga vloggers. Thank you very much sa inyo. Napapadalas kayo sa Maynila. At na-appreciate ninyo yung ginagawa ng pamahalaang lungsod. One way also helping us, no? Para maging kami ay laging pagbantay sa sarili namin.
So ito mga pagsasayos na ito, pinagpapasalamat ko sa inyo mga kababayan na una, hindi ko ito magagawa ng ako lang. Maraming salamat kay General Danao, sa MPD, officers, at mga kapulisyahan. Maraming salamat DPS, City Engineering, and other members, Director Dennis Jari. Maraming salamat Attorney Paul at saka Lady Pacundo of Business Permit and Licenses. Biri mo, ang pangarap ni Pangulo na ipatupad, 3 days. Dapat may business permit na. Ngayon, nagawa natin 1 day. Wow. Bagay na dapat ikalugod natin lahat bilang mga tagalusod ng Maynila sapagkat may awa ang Diyos sa tulong ng lahat. At katulad ng ikukwento namin sa inyo maya-maya, no? Mapagtagumpayan natin itong muling pagbabago ng lungsod ng Maynila. Itong kapitolyo ng bansa kung saan tayo napapabilang bilang mamamayan. Sa tulong ninyo, at sana nga, tulungan nyo kami, katulad na nakita nyo kanina mga banyaga, alam natin, yung mga kliyente natin matatanda, homeless, street children, na kinakalap natin. Ngayon, kahit na tinapon yung pagkain nila sa buhay, ngayon, makakasurvive sila. Because, binoporta, mahaba ang proseso ng acquisition ng pangangailangan ng syudad. Pero at tiyak ako, hindi mahaba ang pagtatsaga ng tao kapag kumakalap na ang Isko Moreno. Thank you sa kanila. Thank you sa lahat ng tumutulong. Kaya po sa inyo lahat dito ay maraming salamat. No? Yan ay mga bagay na pang-araw-araw. Mga bagay na nangyayari day in, day out. Now, we invited you and I think some of you will benefit from this. No? We have a commitment. Nalala nyo, sinabi ko, dadalhin ko ang Makati sa lungsod ng Maynila. Yes. Alam niyo yun? Hindi yung tungkol sa building, ha? What I mean is, yung social amelioration program being done by our neighboring city can be copied. At ako hindi nahihiya na magsabi sa inyo na ito'y kinopya ko lang yung idea nito. Kaya po, ginawa namin ito ay isang makasaysayang araw kung saan itong mga programang ito ay kailangan ng pagsasabatas. Ang alkalde may pangarap, yung pangarap gusto matupad, yung laway, maging tupad laway. Pero, pag ito'y mag-a-allocate o maglalagay na, maglalagak ng pondo, kailangan ng batas. Maraming salamat mga tagalungsod ng Maynila, mga kababayan. Binigyan ninyo ako ng kakamping Vice Mayor. Out of 36 councilor, binigyan niyo ako 24. At yung iba pang hindi namin nakasama ay nakikiisa na rin sa mga layuning gusto natin itagumi. Bakit po makasaysayan ang araw nito? Sa buong buhay ko, bilang lokal na mambabatas ng lungsod ng Maynila, sa loob ng 18 taon, ngayon lang ako nakarinig ng ordinansa, July 1 ko tayo nag-assume, ano? Yung ordinansa patungkol sa social amelioration program natin, sa marami, no? Mga 6 magambito yun. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng Konseyo ng Maynila na naipasa ang bagong batas sa lungsod sa loob lamang ng 3 linggo. Yan ay sa pamumuno ng Vice Mayor. At siyempre, ang diskurso, ang timon, sa hapak, what we call in parliamentary procedure, floor, ay dahil sa pamumuno ni Majority Floor Leader Joel Chua. Na nakapandigin ngayon. Pang-Congress pa ng dating nito. Pwede. Pwede.
Eh, ikinalulog lang. Ayun na to. Ano ba sa isin mo? Ano gusto mo? Kailan? And then, natutuwa lang ako sapagkat sa pakikisa ng lahat. O ngayon, itong araw na ito, bukod sa ito yung makasaysayan, dala ng bilis. Kasi ito yung pinaka, ito ang core ng aming governance. Yung nakikita nyo sa kalye ay normal lamang na trabaho ng isang alkalde. At ang alkalde, hindi niya natatapos sa paglilinis-linis lang, pagtatabi-tabi lang. Ang alkalde, nagbibigay ng direksyon. Kailangan may mapuntahan. So, ibig sabihin, meron tayong ginagawang band-aid solution, may ginagawa tayo immediate solution, pero may ginagawa rin tayong long-term solution. Bakit? Itong batas na ito, wala na kami sa gobyerno unless may magiging bagong alkalde pagdating ng araw, palitan itong batas na pipirmahan namin. Ay, kayo na po ang bahala diyan. But for the meantime, kasi hindi ko man natularan ng lubos-lubos. Dahil unang-una, katulad din na bagay ko ng araw, ayokong aakap ng poste na hindi ko kayang yakapin. Unti-unti lang, piyay-piyay lang. Dahan-dahan. Ang importante, by principle, approved. Now, the next challenge to us, after we sign this ordinance, hoping, cross finger, may awa ang Diyos, pagdating namin ng Setyembre or Oktubre, ang aming opunan sa Ekotibo will meet, and what this is what you call LFC, Local Finance Committee. Kaya mahalagang batas kasi ipapasok siya sa proposed annual budget ng lungsod ng Maynila for 2020. Kaya, maigi talagang may batas. Pag may batas, may kapanatagan. Kapag gawa-gawa lang ng alkalde, pwedeng ibigay, pwedeng hindi. Kaya po, isinabatas namin. Ngayon, mamaya ipaliliwanag ko, but I want you to hear first. I would like to ask Assistant Secretary to the Council, Mr. Joshua Santiago, before we sign this, so that the people may know ano ang content ng dalawang batas na ipinasa sa pamumuno at ni Vice Mayor. Ito ka na. Yung Ordinance to be signed this afternoon on Ordinance number 8565, an ordinance providing 500 pesos monthly monetary allowance to all bona fide senior citizens, people disabled persons with disability, and solo parents. Residents appropriating funds therefore and for other purposes. Okay. Makatatanda ninyo, if I may refresh your mind, ang pinangakuan ko lang ng kampanya, senior citizen. Pero, napakalaman ko, maraming mga solo parent ang nagigipit. Kaya isinama na namin ang solo parent. Pangalawa, maraming PWDs ang nangangailangan din ng sustenance. This is what we call Social Amelioration Stimulus Program. Bakit mahalaga po itong araw ito? Alam niyo bakit? 1 billion piso ang aming pong ilalaan sa programa ito. First time. Tama po kayo. First time. Hindi po sa pagbubuhat ng bago. Tama po. Kuya. In fact, yung immediate data namin, this will cost the city 1,010,000,000 pesos, to be exact. For our senior citizen, for our PWDs, and for our
Solo. And another one, kayo mga senior na nandito, mag-exercise na kayo. Dahil si Fernan Bermejo ay inatasan ko ng tukdi yung commitment natin na tumanggap ang mga Jollibee, McDonald's, lahat ng kutsi ng senior citizen. Kaya marami sa inyo magiging table manager. Wow! Tagalog. Taganas po. Gagawin ko rin kayo, floor manager. Including PWDs. Why? If Americans can do it, if Singaporeans can do it, if Japanese can do it, why not Manileños? Ang bayan yan, pinagko-coordinate mo na yung ating peso. And another one, on the left side of the ring, ito mga batang bandang wakali. Medyo bata pa ito. Kahapon, kausap ko yung Makati Business Club. At ginawa ang meeting sa Manila, hindi sa Makati. Nakisuyo ko sa kanila na kung po pwede, lahat ng branches nilang itatayo muli. Bago. Branches. Dapat 70% ng kanilang empleyado ay taga-lungsod ng Maynila. Yes! So, pumamay namin sa senior citizen. Tapos, mamaya-maya naman yung isa pa. Okay? Si ate mo. Swerte involved ito. 1 billion to. Okay, kayo para sa inyo naman. Mga pala, ha? Mga senior citizen, leader senior citizen, makipag-coordinate na kayo sapagkat pag ito in-implement namin, which is will be given a few months from now, ayaw ko na kayong pipila. Ayaw ko na kayong pupunta sa sports complex. Salamat. Nakahirate o malusog na senior citizen, magkakaroon kayo ng ATM. Dahil dyan pumapasok ang katwiran na kapag ka gusto, maraming paraan. Tagayaw, maraming gailan. Paalala, huwag nyo ipamibigay ang pin ko. Bawal isang lahat. Alam mo nito, nasa isim lahat ko sa letrang B. Dito po sa gitna, sir.
Para sa
ayaw mo na. Mga Joel. Kabo pa si Mayor. Dito muna po. Next, palapakan niyo naman yung mga kusihan. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi ko yung kakayanin mag-isa. Ngayon, patungkol pa rin sa eskwelahan. Si Pangulo Duterte, nanawagan sa kanyang sona, paglilinis ng kalye, sa awa naman ng Diyos, ginagawa na natin. Yung 3 days na business permit, sa awa naman ng Diyos, sana, mga kawani ng City Hall, yung ating dream na one day, tuloy-tuloy, kasi talagang tuloy-tuloy. Natutuwa naman ako doon sa live sa Facebook. In less than 1 hour, na kawani.